Ayan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po, inabutan na po kami ng hapon dito sa isang property na po dito. Ayan po, ito po ay lumitid pa rin po dito sa bayan po ng Gimbal, ng Isiya. Ayan, kasi ayan po, medyo malakas yung hangin. Ayan po, ito po ay along Tulane, sa Cemented Road po. At malapit na po yung National Highway, mga isang kilometro, may higit lang po siguro. Gimbapura Road. Ito nga po yung property na binibenta. Ito po ay meron po sukat na 8,971 square meter at ang presyo po ng property ay 2 million. Ang titulo po ng property ay hindi po siya ay mas efficient patent, agrarian title. Tinanong po namin kung bayad yung land bank ay hindi po masabi ng aming mga po sa property. Ayan, ito po ay along too late. Ayan, at ang frontage po ng property na sa mga 15 meters po siguro. Estimate lang po yun. Depende pa rin po yan kung pala relocate survey po natin kung natin makikita kung kano kung ano po yung sukat ng kanyang entrada at ganoon din po kung, ano, kung ilan po yung land po ng property. Yung problem nyo kasi impartition property ang request po namin, due diligence po po muna ng mga dokumento at pinaka ano po doon is yun na po, iparelocate survey po natin itong property na ito para alam po natin yung boundary at ganoon din po maagyan po ng muhon o ma-restore po yung mga muhon na nawala o baka mamaya yung mga muhon na nilagay inatabunan lang po at least magulugay po natin po sakali. Ayan, so may geodetic naman po tayo, geodetic engineer, si Engineer Perueto po siya pong nagsosurvey po sa mga nabibenta po namin mga property. Yun po kasi ang isang ano po namin, talaga requirements po namin bago nyo po i-purchase yung property, diligence po muna yung mga dokumento and then pinaka-final po yung relocation survey para doon natin malaman kung yung property na binabenta is yun talaga at para mag-usure po natin yung mga boundaries doon po ma-restore yung mga. Ayan. Sa relocation survey po ito po ay kasama po sa sketch plan at yung mga muhon na ilalagay po. Ayan. Ito po ay ano po siya, hindi po siya isa-subdivide, meron po siya sa sarili. Malakas yung hangin, hirap na hirap po yung tumag po namin, ipad. Ayan. So, ayan po, ito po yung, ang tawag dito, yung Barangay Road. Ayan. Ang layo niya sa, ano, siguro sa irrigation canal, nasa 200 meters kasi sa part niya ng irrigation niyan. At andyan lang po yung ibang mga property na pinibenta na i-vlog po na po. At panoorin niyo na po yung mga vlog po niya baka sakaling magustuhan pa po yung iba. Sakali. Alay po niya sa ulit sa Pura exit. Mga ilang minuto lang. Ganun din po sa ano po sa bayan o town proper po ng Gimba. Mga ilang minuto lang din po ang driving sa Manila. Mga 2 hours o 2 and a half hours po. Sa Tipex din po ilang minuto lang po yung kanyang driving. Ito nga po, a rice field na naman po itong binibenta dito. At sa inyo po. Kung kailangan niyo po ng tao para sa pagpapaganda po ng property na ito kung sakaling mabili nyo, andito naman po kami. Kung kailangan niyo ng tao magpapakot, kami po ay nangungutan po ng pakot, may mga kakotin po kailangan natin kung sakaling mabili po, so ganun po power, hardware, may contact po tayo na magbibigay po sakaling. Ayan, kami po ay nangungutan po ng pakot kung gusto niyo papakot po sa amin. At may gate na rin po yun. Pero simpleng gate lang po ha. Mamaya kapit po yung mga gate. Simpleng gate lang. Ayan. At sa inyo lang po yun. Gusto nyo baguhin po sa pagdating ng araw. Ayan. Kung pwede po ito investment, retirement, or pwede nyo pong i-buy and sell. Pwede po. Develop nyo ng konti. Then, benta nyo po ulit. Pwede rin po kaming, kung gusto nyo po, kahit kami na rin din po ulit magbenta. Kami ulit lang yung mabili nyo itong property na ito. Ulitin ko po, ito po ay 8,971 square meter po siya. Title property. At yun nga lang po. Pasensya na, hindi ko po natanong yung buhay pa yung nakapangalan sa title na ito. Pero kung sakali naman po, ay makakausap nyo lang po yung nagbebenta sa property na ito. Ayan. So, pwede ko siya yung price. Kausapin natin po yung mismo may nagbebenta po. O yung may-ari po sa property po na ito. Yun, kasimple.
Para ano po. At kung magtatanong po kayo ng last price, sasabihin ko sa inyo ano po, mas maganda po kausapin po natin personal. Ang unang-unang gagawin nyo po, puntahan po natin to ng personal property para makita nyo po ng personal. Ayan nga po, kung gaano kaganda itong property na ito. Ayan, so pabalik na po ako sa mga kasama ko. Hindi ko kasi mahaba din po. So pabalik na ako sa mga kasama ko. Ayan. At panoorin na lang po yung kanyang mga drone video o drone picture kung hindi po kakayanin ng drone video po. Kung sakaling may drone video naman po, ilalagay ko sa pinakahuli po ng video na ito. Ayan. So yan po, kung may mga ibang katanungan na naman po kayo sa mga property na binablog ko po, tawag lang po kayo sa akin. Try ko po sagutin yung mga tao ng mga tanong nyo. At ganoon din po, pwede nyo kontakin sa Viber, WhatsApp, ganoon din po sa Messenger po. Ayan, pwede nyo pong kontakin po dyan sa mga social media account ko po. Pwede nyo po kong tawagan. Ayan. So wala na po kong masabi dahil halos same lang din po kasi yung mga detalye po dito. Nagkakaiba lang po kasi yung sa sukat at ganoon din po sa presyo. At nakadepende rin po talaga yung presyo doon sa mga source po namin kasi sila po yung nakadirect po sa mga may-ari po ng mga property na binibenta po dito. Ayan po. So yun po i-develop yung property ito. Kung kailan nyo po ng developer, may kakilala po tayo. Ilalapit po namin kayo sa aming kakilala ng developer para mapag-usapan nyo rin po kung gaano, kung ano yung mga development ang gagawin nyo po dito. Ulitin ko po, ito po ay may sukat na 8,971 square meter. Agrarian title po siya at ang presyo po ng property ay 2 million at naka-along barangay road po siya, 2 lane, at hindi po siya mahirap puntahan. Kahit anong uri po sasakyan makakapasok po dito, kahit po yung mga ano po malaking truck pwede pong pumasok dito. So hanggang dito po muna, at bago po mag-end sa video po dito, sa mga bago po lang sa aking YouTube channel, eh huwag nyo po sana ang kalimutan po, suportahan po ang aking YouTube channel. Subscribe po, pahit yung notification bell. At ganun din po, salamat po sa pagsuporta nyo po sa aking sa TV Realtors. At sa mga naging kliyente po namin, sa mga nakabili na po sa amin ng property, mga lupa, o mga farmland, maraming salamat po sa inyo. Dahil natulungan nyo po kami, natulungan nyo yung pamilya po namin, at natulungan din po namin kayo. Ayan. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.